Hello, magandang araw mga kabayan. Yung mga nakatapos na ng BSMAR-E, BSMT, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakasakay ng barko. Ito, para sa inyo itong video natin kabayan. Kasi ito sa video na ito kabayan ay bibigyan ko kayo ng tip kung paano mabilis makasakay ng barko. Ganito lang yung kabayan kasimple. Ang gagawin nyo kabayan, para makasakay agad kayo ng barko, kumuha lang kayo ng ticket, pumunta sa pier, at kung saan nyo gusto, pumunta kayo ng Cebu, Iloilo, Davao, o di, tapos, nakasakay ng barko. Ganun lang kasimple kabayan. Pero joke lang yan kabayan, joke lang. Pinapasaya ko lang kayo kabayan para medyo maganda yung ating topic tungkol dyan. Kung paano mabilis makasakay ng barko. Kasi ito, experience ko ito kabayan, yung isishare ko sa inyo. Kung paano ako nakasakay ng barko. At ito rin yung mga pagkakamali ko na ginawa kabayan. Kaya isishare ko sa inyo. Kasi bibigyan ko lang kayo ng idea kabayan. Kasi ako, bago ako nakasakay ng barko, ilang years, simula nung mag-graduate ako kabayan, 4 na taon ako nag-standby at 4 na taon uli ako bago uli nakasampa ng overseas kabayan. Kaya ito isishare ko sa inyo kung paano mabilis makasakay ng barko. Ito kasi kabayan ay pinag-isipan ko na bakit nga ba marami ang mga nakapag-aral, nakagraduate, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakasakay. Kasi ito, relate ko ito kabayan kasi doon sa amin marami din yung mga ganyan, mga pamangkin ko at mga kamag-anakan ko rin kabayan, may mga ganong problema din. Ganito kasi kabayan sa mga nakatapos na ng pag-aaral at sa mga mag-aaral pa lang sa ngayon ng kursong BSMAR-E tsaka BSMT mga kabayan, ganito yung gagawin nyo kabayan. Kasi tandaan nyo, kung ikaw ay mag-aaral ng BSMAR-E at BSMT, tandaan nyo kabayan na ito yung mga kurso na kinuha nyo. Ito ay 4 years course yan kabayan. 3 taon dyan sa academic at 1 taon ng apprenticeship mga kabayan. Kaya naman minsan kabayan, ang kadalasan, ito, experience ko lang ito, kaya kadalasan kabayan, ang marami ang hindi nakakasakay ng barko. Kasi matapos nila yung 3 taon na academic, wala, akala nila graduate sila. Pero hindi pa kayo graduate mga kabayan, hindi pa tapos yung pag-aaral nyo. Ibig sabihin, kailangan nyo pa mag-apprentice ng 1 taon bago kayo makagraduate ng BSMAR-E tsaka BSMT. Kaya huwag nyong isipin na kayo ay graduate na 3 taon. Kasi may mga maritime school kasi kabayan na talagang yung estudyante nila pagka-graduate sure talaga na makakasakay ng barko. Minsan, second year pa lang sumasampa na ng barko, third year, pag fourth year, babalik uli sa academic mga kabayan. Pero yung pang third year, sasampa na ng barko yan. Yan ay yung mga eskwelahan na katulad ng MAP at saka PMMA. At kung meron man mga eskwelahan katulad ng John B. at iba pang mga malalaking school kabayan na naisasakay nila yung kanilang mga estudyante, yun ay dahil mga eskolar nila yung kabayan. Kumbaga mga tatalinong estudyante yan, mga top-notch yan at ini-sponsor na agad ng mga principal yan. Kaya kumbaga selected na yung mga estudyante na yan na pagdating sa ganitong pag nakagraduate sila, yan ay makakasakay talaga sila ng barko kabayan. Guaranteed na yan. Tulad sa atin na mga average lang, mas marami kasi yung mga average student lang kabayan. Average na nga, minsan school bukol pa. Yan ang nangyayari. Pagka-graduate, mahirapan talaga makasakay. Kasi walang sariling sikap mo kung paano ka makasakay ng barko. Ngayon, kung bakit marami ang hindi nakakasakay hanggang ngayon at marami ang iba na talagang wala na, natuluyan na hindi nakasakay talaga kabayan. Kasi mali ang mindset. Parang iniisip nila agad na pag nakagraduate na sila ng academic, akala nila tapos na yun. Hindi na nila sineseryoso itong pagiging apprentice. At ang focus agad, kung gusto man mag-apprentice, ang focus agad mag-abroad. Paano kung wala kang backer?
mabuti yung may mga backer. Dahil nakakasakay, natutulungan yung mga wala pang experience, hindi pa nakapag-apprentice, natutulungan na pwede magka-date ship doon sa ibang kumpanya, doon sa mga kumpanya na tumatanggap ng kadete. Pero yan ang kabayan na ibang usapan yan. Yan ay palakasan. Palakasan ng backer. At tandaan nyo kabayan, yung backer nyo na sinasabi na backer nyo, yan ay nakikiusap din lang yan sa mga kumpanya kabayan. Ngayon, kung sa isang kumpanya ay maraming nakikiusap doon na isa kayo mga pamangkin nila o kamag-anak nila, at yung iba may mga experience na. Iba may mga yung iba nakapag-apprentice na. Tapos ikaw hindi pa. Sino ngayon ang pipiliin, di ba? Siyempre talo ka pa rin. Aliban lang kung malakas talaga yung nagba-back up sa iyo. Yan sigurado mauuna ka. Pero tandaan niyo kabayan, mas mabilis yung may experience na. Pero tandaan niyo kabayan na mahirap pumasok sa overseas kumpara sa Inter-Island. Kung ikaw ay nakatapos na ng 3 years na academic mo kabayan, mas mabuti, payo ko sa iyo, ituloy mo mag-apprentice ka na agad sa Inter-Island. Isama mo na yan sa mindseting mo. Huwag mo muna isipin na mag-overseas. Mas mahirap mag-apply sa overseas kumpara sa Inter-Island. Sa Inter-Island, napakaraming pwede masakyan kabayan. Magbigay ka lang, magbayad ka lang ng sarili mong pagkain, sigurado makakasakay ka, makapag-apprentice ka na. At pag ikaw ay eksperyensyado na, mas madali ka ipakiusap ng iyong backer doon sa kumpanya, di ba? Kaysa wala. Ay, ang nangyari kasi, pagka-graduate ng academic, ang gusto makapag-abroad na, mag-abroad na agad, eh, ang hirap nga ang hirap mo nga ipasok eh dahil wala ka pa nga experience eh. Dapat magsikap ka na tapusin mo talaga yung apprenticeship mo doon sa Inter-Island. At mas maganda pa nga kung ituloy mo muna, magkaroon ka talaga ng kahit 1 year, 2 years pa experience maliban doon sa pagiging kadete mo. At sigurado pag nag-apply ka sa overseas, kahit nga kabayan wala kang backer, maniwala ka, baka matanggap ka pa kung masikap, masipag ka lang mag-apply. Yan ang payo ko sa inyo. Kasi ito, experience ko na ito kabayan. Nung nagtapos ako ng academic ko, no, matagal na yun, hindi pa nga kami BS noon. Associate pa kami noong araw. Nung matapos ko na yung academic ko, kasi ang nasa isip ko agad noon, nasasakay na ako ng overseas. Akala ko ganun lang kasimple. Pero inabot ako ng 4 taon kay standby kabayan, wala. Walang nangyari. Ngayon, kung hindi ako nag-decide na mag-Inter-Island, hanggang ngayon baka hindi ako nakasakay kabayan. Kasi sa hirap ng sakayan noon, kung wala ka experience, hindi ka talaga makasakay. Yan, nagtiyaga ako kabayan. Nakamakay ako ng Inter-Island. Naka-4 na taon ako. Kaya nung mayroong nag-recommenda sa akin, na ang bilis niya lang kabayan. Maniwala kayo, wala pang isang buwan. Tanggap agad ako na wiper kasi naka-4 na taon ako na experyensyado sa Inter-Island kabayan. Biro mo yan, kung yun, nung 4 na taon na yun, kung pagka-graduate ko noon, sinakay ko na agad ng Inter-Island, siguro, after 4 years o 2 years, napaka-aga ko siguro nakasakay ng overseas mga kabayan. Kaya ganun ang dapat niyong gawin. Yan ay tip ko lang yan sa inyo kabayan. Huwag kayo magmadali, mabilis mag-apprentice sa Inter-Island kumpara dito sa overseas mga kabayan. Kaya sa mga nag-aaral pa lang at sa mga nakapag-aral na pero hindi pa rin nakasakay, at tingin nyo ay kaya nyo pa, payo ko sa inyo, sumakay na kayo kabayan, mag-Inter-Island na kayo. Magkaroon na kayo ng experience, hindi yung experience lang na perma lang, hindi ganun. Kasi kahit na sabihin mo pang nakasakay ka ng magic lang, pagdating sa interview, pag tinanong ka ng nag-interview sa'yo doon sa ina-applyan mo, baka mamaya tanungin ka lang na kung saan yung proa tsaka popa, hindi mo nga alam. Kung may pabor tsaka stribor yung barko mo, baka hindi mo pa alam. Yan ay mga common na ano lang yan, na kalukuhan lang doon sa barko. Pero kung ikaw ay naka-experience kahit Inter-Island, alam mo na yan. Alam mo na ang isasagot dyan. Kaya huwag kayong
Kaya huwag kayong magic, huwag kayong magmasa na magic. Talagang dapat dumaan kayo ng step by step. Hindi, huwag kayo agad maghangad ng direkta. Kasi doon kayo masisira, kabayan, diyan kayo matatagalan. Siguro, sa mga malalakas talaga ang backer, siguro kung ikaw ay anak ng may-ari ng shipping o kung ano man, kung tatay mo ay kapitan o ano, okay, no problem, wala problema yan. Pero kung nakikiusap ka rin lang, kabayan, doon sa mga kaibigan ng ano mo, eh, mas maganda, mas madali, ipakiusap yung may experience na. Yan ang tandaan nyo, kabayan. Kaya ito, kaya yung sinishare sa inyo, experience ko na yan, kabayan. Kasi sayang yung panahon, kahihintay hanggang bandang huli na wala na, sayang na yung paghihintay, walang hinintay pala. Kaya yan ang tandaan nyo, kabayan. Kaya kung ngayon pa lang, tandaan nyo, kung ngayon pa lang, umaksyon na kayo. Huwag muna maghangad ng direkta. Magtyaga muna, di baling mahirap. Wala namang madali. Wala namang madali, kabayan. Kahit Cinder Island, akala mo madali. Hindi madali. Mahirap din mag-apply, pero mas madali naman kumpara sa mag-apply ka sa overseas. Yan ang tandaan nyo, kabayan. Kaya sa mga gusto pa humabol, yan ang tip ko sa inyo. Kung gusto nyo ng mas mabilis, yun nga, sinabi ko, kuha kayo yung ticket, kabayan. Kung saan nyo gusto, Cebu, Iloilo, Davao, ayan, alis na kayo. Kaya, sakay na kayo ng barko. Diba? Thank you. Maraming salamat. Sana kahit papano may nakuha kayong ideya sa ating mga payo, kabayan. Thank you. Maraming salamat.